siguro ang pakiusap na lang natin sa People's Republic of China ay igalang nila yung pagdalayag nitong mga barkong ito kasi they're civilian. Yes. They are not in any way connected to the government. Umano'y pagpapadala ng malalaking barko ng China sa Scarborough Shoal ilang araw bago ang civilian mission kinundi na ng National Security Council. That you will uphold the principles that made you patriots, professionals, always compliant with command, faithful to our constitution, loyal to our country, and mindful of our conscience. Pagpapalakas ng kapabilidad sa pagdepensa sa teritoryo mahigpit na bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa command conference sa Philippine Air Force. Bagong promote na general at flag officers, hinimok na harapin ang komplikadong mga hamon sa seguridad. That's why I would like to ensure our counterparts in the Senate that this is a different scenario. In fact, very limited ang kanila magiging presence po rito in case of emergency situations. Pagtatakda ng aangkating bigas ng National Food Authority sa ilalim ng Rice Tariffication Law, tiniyak. Bilang naman nasawi at nawawala bunsod ng pagbaha dulot ng malakas na ulan sa Indonesia, patuloy na umaakyat. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nagsagawa ng command conference si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ng Philippine Air Force at iba pang opisyal ng Armed Forces of the Philippines kanina. Sentro sa pulong ang tungkol sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na mabantayan ang teritoryo nito. Samantala, hinimok ng Commander-in-Chief ang mga bagong promote na general at flag officers na harapin ang komplikadong mga hamon ngayon sa seguridad. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nel, may mga specific bang na pag-usapan kung paano magagawa na mapalakas ang kakayahan ng Air Force na mabantayan ng ating teritoryo? Maragayan ay sa pamamagitan ng modernisasyon. Yan ang pangunahing tinalakay sa command conference ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Armed Forces of the Philippines, particular na itong Philippine Air Force. Ipinaresinta kay Pangulong Marcos ang mga kasalukuyang aktibidad, plano at mga panukalang proyekto ng Air Force upang mapalakas pa ang kapabilidad nito lalo na sa pagtatanggol ng teritoryo. Dinaluhan ang command conference ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, Defense Secretary Gilberto Teodoro, Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner Jr., Philippine Air Force Chief Stephen Pareño, Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Hill Galvan, Philippine Army Commanding General Roy Galido. Nasa pulong rin sa Villamore Air Base sa Pasay City ang ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police at iba pang opisyal ng pamahalaan. Matapos ito ay pinangunahan ng Commander-in-Chief ang panunumpa sa tungkulin ng 39 na bagong promote na general at flag officers ng AFP. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo ang kailangang harapin ng mga opisyal lalo na pagdating sa komplikadong mga hamon sa seguridad. All that you feel are, in fact, our people's hopes. Especially now that we are at the juncture of our history where our nation faces complex security challenges. The response to which requires bold thinking, brave action, which I know you can supply in abundant amounts as befits your rank and you can summon from your previous experience. This is the landscape that confronts you now. It is the security terrain that you have to address in the remaining tours of duty of your career. Hinimok rin ng Pangulo ang newly promoted AFP officials na manatiling tapat sa konstitusyon. That you will uphold the principles that made you patriots, professionals, always compliant with command, faithful to our constitution, loyal to our country, and mindful of our conscience. Base sa impormasyon na ipinadala sa atin ng Malacanang, magkakaroon muli ng isa pang command conference si Pangulong Marcos. Yan naman ay sa hanay ng Philippine Army bukas. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica.
Maraming salamat, Nel Marie Buhok, live na nag-uulat mula sa Malacañang. Nanatili ang BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal para bantayan ang bahura sa mga aktibidad ng mga barko ng China sa lugar. Dahil sa presensya ng barko ng PCG, napigilan ang planong reklamasyon ng China sa naturang bahura. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. I think this is the reason why we can say that we are effective in deterring China from doing this small-scale reclamation, because China also doesn't want to get caught on how they do it. Napigilan ng Philippine Coast Guard ang planong reklamasyon ng China sa Sabina Shoal. Ito ang ipinahayag ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, matapos matuklas ang kamakailan ang pagtatambak ng coral sa lugar. Ayon kay Commodore Tariela, kung naging matagumpay ang China sa kanilang planong reklamasyon sa lugar, lubha itong nakakabahala para sa bansa dahil mahihirapan ng makapagsagawa ang Pilipinas ng rotational at resupply mission sa mga sundalo ng bansa sa nakasadsad na barko sa Ayungin Shoal. If the Chinese will be very successful in carrying out this kind of reclamation and then converting this once again to another naval base or something, it will be very difficult for the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard to do the resupply mission, because they have already encircled the entire Ayungin Shoal if ever they're going to be successful in Sabina Shoal. Bukod sa BRP Teresa Magbanwa, nagpapatrolya din ang dalawa pang 44-meter vessel ng PCG sa lugar, ang BRP Cabra at BRP Malabrigo. That's what I'm saying, is that the commandant for the Philippine Coast Guard has to make sure that we're not going to allow China from carrying out a successful reclamation in Sabina Shoal. Sa halos isang buwang pananatili ng barko ng PCG sa Sabina Shoal, naging maingat ang mga galaw ng mga barko ng China. Kaya malaking palaisipan sa PCG kung paano na isasagawa ang pagtatambak ng mga patay na corals ng mga barko ng China sa lugar. It still puzzles Dr. Antikamara. It also puzzles us, how do they dump the dead corals? Is it through sandbagging? Is it through hydraulic vacuum? There are different ways. Pero ang intention nga natin dito, why we decided to anchor Philippine Coast Guard vessel as the rigid hull inflatable boats roam around the area, is to catch them talaga, for us to know how they are doing this. Since wala pa talaga tayong photo or image na kung paano natin masasabing how they are doing it, yan yung gusto nating malaman. Plano ng PCG na muling magdala ng marine scientist sa lugar para suriin ang mga itinambak na mga corals sa mga sandbar ng Sabina Shoal. Ang Chinese Embassy hindi pa nagbibigay ng komento kung inaamin nila o itinatanggi ang pahayag na ito ng PCG. Pero ayon kay Commodore Tariela, is not that confident to say and to confirm that that's their vessel. But again, let me stress this fact. It is not that I think that these are their vessels. We have photos and videos to prove that. And they should be man enough to accept that they have really deployed and intruded our own waters. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police na ipalipat na lamang sa Metro Manila ang kaso ng pagpatay kay Captain Roland Moralde. Ito'y kasunod ng ginawang pag-i-issue ng release order ng Maguindanao del Norte Provincial Prosecutor's Office sa dalawang pulis na kabilang sa limang sospek sa pamamaslang. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Noong May 7 nga po ay naglabas po ng resolution yung prosecutor office na siyang humawak po nitong complaint affidavit na isinampa nga po natin. At unfortunately po ay inorderan po ng prosecutor na i-release po itong dalawang pulis na involved. Pinalabas na ng kulungan ang dalawang pulis na suspect sa pagpatay kay Captain Roland Moralde.
Ito'y matapos na maglabas ng release order noong May 7 ang Maguindanao del Norte Provincial Prosecutor's Office. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, kinukwestiyon ng prosekusyon ang umano'y pagkakakulong sa dalawang pulis. Kasama sa argumento ng piskal ay ang pagkakahuli umano sa dalawang pulis sa pamamagitan ng warrantless arrest. Bukod dyan, wala din daw na ipakita sa affidavit na katunayan na minurder si Muralte. Hence, kung warrantless arrest po yun, ay hindi po nagfo-fall yun sa sinasabi po niyang mga grounds na specified po sa rules of court pertaining po doon sa warrantless arrest. At ang sinasabi po na yung complaint affidavit daw po ay hindi po nagko-contain ng mga necessary evidence to prove the essential elements po ng murder. Because of those two grounds po ay ni-recommend po ng prosecutor na i-refer po for case build-up po itong kaso po na ito and ordered the immediate release po ng dalawang suspect po. Kaugnay nito, sinabi ni Colonel Fajardo na nagsumiti na ng position paper ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region na sumasagot sa mga argumento ng prosecutor. They were not arrested by virtue of warrantless arrest but in fact voluntary surrendered po. Hence, yung arrest and surrender po are distinct and separate concept. So yan po yung arguments po ng ating kapulisan and hopefully po ay ma-appreciate po yan ng prosecutor. Nagsumiti din ang PNP ng death certificate at closed circuit television video na nagpapakita kung paano pinagbabaril si Muralde bilang patunay na minurder ito. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, pinag-aaralan na ng PNP kung ililipat ang kaso sa Metro Manila o sa Regional Prosecutor's Office. We also received information that the two suspects may be relative by affinity by the relative of the prosecutor, but it has to be validated first. But then again, it was one of the consideration as mentioned by the regional director of Probar. Gayunman, ang dalawang pulis ay inilagay na ng PNP sa restrictive custody sa Probar. Kinumpirma din ni Colonel Fajardo na nakakuha ang mga investigador ng basyo ng M16 rifle sa pinangyarihan ng krimen. Nagpapatuloy din aniya ang pre-charge investigation sa kasong administratibo laban sa dalawang pulis. Leia Ilaagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy ang isinasagawang manhunt operation ng Philippine National Police sa dating board member ng Maguindanao na si Asnawi Limbona alias Jojo Limbona at tatlong iba pa. Ito'y matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 13 sa kasong murder dahil sa pagpaslang sa police na si Police Staff Sergeant Saraman Mustafa Dicolano noong January 2, 2024. Si Dicolano ang police escort ni Dato Dean Sinsuat Mayor Lester Sinsuat na napaslang matapos ang bigong pagtatangka sa buhay ng alkalde. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi tumitigil ang pulisya sa paghahanap sa mga sospek na patuloy na nagtatago sa batas. Tiniyak naman ang PNP ang kaligtasan ng sinumang magbibigay ng impormasyon sa pagkakaresto sa mga sospek. Tuloy-tuloy po yung manhunt operation po natin at maliban po doon sa alias Jojo na sinasabing mastermind po dito ay mayroon pa po tayong tatlo pa na hinahabol at they all remain at large as of this time po. Itong kaso po sa kanilang ipinail ay yung murder po, so non-bailable din po ito. So kung sino man po ang nakakakilala sa mga tao po ito ay gusto ko pong kuhanin itong pagkakataon na ito kung meron po kayong information that will lead to the immediate arrest of these personalities, kindly provide that information. Naniniwala si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na hindi bubuwagin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC. Muling umugong ang panawagang pagbuwag sa NTFL-CAC kasunod ng deklarasyon ng Korte Suprema na ang red tagging ay maituturing banta sa buhay ng isang tao.
imbis na buwagin. Sinabi ng NSC official na nais pa umano ng Pangulo na makakuha ng karagdagang suporta mula sa NTFLCAC upang masupo ang terorismo sa bansa. They're imagining things kung sa tingin nila ang Pangulo ay mag-i-abolish ang NTFLCAC. Mm. Because unang-una, alam naman natin na during the last NTFLCAC meeting in Malacañang, napakaliwanag ng sinabi ng Pangulo na he is happy with the accomplishments of the NTFLCAC. Pangalawa, yung amnesty program ay kanyang pinapa-implement na sa NTFLCAC para yung mga bumababa mula sa bundok ay mabigyan na ng amnesty at tulong mula sa pamahalaan. Pangatlo, sinabi din ng Pangulo na tulungan, dagdagan yung pondo para sa lahat ng barangay development program. Tiniyak ng House Committee on Agriculture and Food na magkakaroon ng limitadong kakayahan ang National Food Authority o NFA sa pag-aangkat ng bigas oras na maipasa ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law o Republic Act No. 11203. Isinalang na sa plenaryo ng Kamara ang panukala upang mapagdebatihan ng mga kongresista. Layo nitong maibalik sa NFA ang kapangyarihang makapagbenta ng murang bigas sa merkado. Ito ang balita ni Rosalie Cos. That's why I would like to ensure our counterparts in the Senate that this is a different scenario. In fact, very limited ang kanila magiging presence po rito in case of emergency situations, and importation is merely a last resort dito. Bago ang sine die adjournment ng Kongreso sa May 24, target nang ipasa ng Kamara ang panukalang amyendahan ng Rice Tarification Law o Republic Act No. 11203. Kaya naman isinalang na ito sa plenaryo at inumpisahang pagdebatehan ng mga kongresista upang maipasa sa susunod na linggo. Pangunahing layunin ng proposed amendments na magkaroon muli ng kapasidad ang National Food Authority o NFA na makapagbenta ng murang bigas sa merkado. Gayun din ang ibalik ang stabilization functions ng ahensya gaya ng monitoring, registration at inspection powers sa mga warehouse. Ginagawa ito ng Kamara upang gawing mas mababa pa sa 30 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa buwan ng Hulyo. Pagtitiyak naman ni House Committee on Agriculture and Food Chairperson Quezon 1st District Representative Mark Enverga, magiging limitado lamang ang kapangyarihan ng NFA na makapag-angkat ng bigas kapag may emergency situations, habang mananatiling maluwag ang importasyon ng bigas ng pribadong sektor. Subalit kung ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, Senator Cynthia Villar, ang tatanungin, ayaw na nitong bigyan ng kapangyarihan ng NFA na makapag-angkat ng bigas dahil wala naman anyang sinseridad ang ahensyang makapaglingkod sa mga magsasaka at rice consumers. Sa halip, dapat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lang anya ang bigyan ng special power na makapag-angkat ng bigas sa oras ng pangangailangan. Ako, unawa ko si Senator Cynthia Villar, saan ang pinanggagalingan po niya dito. Totoo naman po, maraming issues. But again, sa atin po kasi, no, we know NFA has the technical know-how, the expertise. So we put in some stringent safeguard measures here. And we know for a fact that very powerful po yung NFA Council po rito, wherein they could stipulate also their own safeguard measures. Aminado naman ang mambabatas, hindi nito mapipilit ang mga senador. Subalit plano naman itong makipag-usap sa kanyang counterpart sa Senado kaugnay ng mga hindi mapagkasundo ang probisyon ng panukala. Naniniwala naman ang mga kapwa nito kongresista susuportahan ng Senado ang panukala, lalo na't inihayag ni PBBM ang plano nitong sertipikahan as urgent ang panukala. Gusto nila ng better options po sa mga mas nangangailan, then I don't see any reason bakit po hindi makikiisa yung ating mga senators na gawin to. I just hope that we are on the same page, no, with the Senate. Anyway, ang gusto lang naman ng talaga natin ay magkaroon po ng stability with regard to the price of the rice and make it affordable dun po sa ating po mga kababayang Pilipino. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa mga rider ang bagong KDR Adventure Motorcycle Park sa Orani, Bataan.
Dito ay daraos ang Manibela Challenge sa May 28 sa nabukod sa charity ay layong maipromote ang safety at precision riding sa mga nagmo-motorsiklo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Binuksan na nitong linggo ang pinakabagong motorcycle obstacle course para sa mga off-road rider, ang KDR Adventure Motorcycle Park sa KDRAC Orani, Bataan. At dito sa one-of-a-kind obstacle course na ito, magaganap ang inaabangan na Manibela Challenge kung saan iba't ibang grupo ng mga rider ang magtutunggali gamit ang Manibela para sa kanilang mga chosen beneficiary. Kabilang sa mga pumasa sa challenge ay ang Team Progressive, Team Triumph, Motor Glide Team, Discarte Team, Team De Calidad, Ducati PH, at Club Bakina. Alright, so the team categories consist of 10 riders, 10 sila, and they will be using a liter bike. Pag sinabi natin liter bike, is 1,000cc and above. Ngayon, dapat ba lahat ng members is naka liter bike or 1,000cc, not necessarily. Ibig sabihin, pwede sila magpalitan. For the individual riders naman, kung sino yung kasali doon sa group of 10, they will be competing for each other naman. So, ibig sabihin, ito ay one-on-one na. Kasabay ng inauguration ng KDR Adventure Motorcycle Park ay ang ginawang Manibela Challenge Orientation Day. Nagkaroon naman ng pagkakataon ang mga kalahok na mag-trial run sa obstacle course. Yung obstacle na naandito is totally different. One of a kind in the Philippines yan, first time. Talagang may enhance din. May enhance yung skills mo and then you will eager to learn more talaga. Experience-wise, the title itself, Manibela Challenge, is totally challenging talaga. This is not an ordinary obstacle na ginagawa ng mga ordinary rider. But then, dahil dito, mas mabuboost yung confidence mo in riding different kind of bikes. Sa pagmamotor kasi, matagal na rin ako nagmamotor eh. Pero pagdating dito, malayo, may challenge talaga siya. Hindi biro yung obstacle na dadaanan mo. Ayon sa course director ng Manibela Challenge na si Coach Mel Aquino, bukod sa pagkakawang gawa, idinisenyo ang nasabing Time Trial Challenge upang maipromote ang safety at precision riding. The purpose of Manibela Challenge is to hold your skills more further. Together with your coaches, you have to really practice and train for this. Because this is a new sport that is emerging right now. It's not just a motor sport, but it is an application of safety riding. This can be used, especially when we go out of the road, magagamit yung po itong skills na to. At yun po ang kasama po natin, ang KDR at ang Manibela, para i-promote ang safety riding. It's not about speed, it's all about precision riding, and it's all about safety riding. Kabilang din sa mga kasali sa nasabing challenge, ang isa sa Manibela co-host na si Alfred Watermax. Very overwhelming para sa akin dahil sa hindi ko rin na-expect na they will really accept the challenge. At the same time, yun nga, because of sa mga riders na pumupunta rito, mahilig din sila na makipag-collaborate sa mga charities. That's why they are here. Para hindi, not just only for the competition, but also to help other people. At sana po ay magtuloy-tuloy pa yung ganitong klaseng programa at mas marami pa tayong matulungan sa ating mga lugar. Abangan ang pagsabak ng unang grupo ng riders sa Manibela Challenge sa darating na May 28. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Uminit ang pagdinig ng Senado matapos na magkasagutan ng isang senador at isang resource person kaugnay ng tinaguriang PIDEA leaks. Samantala, dumepensa naman ang isang mambabatas sa mga aligasyon at iginiit na walang hidden agenda sa isinasagawang imbestigasyon. Ito ang balita ni Harleen Delgado.
ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigation po na ginawa ko. Bakit ayaw mo sa 2012? Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis! Bahagyang nagkainitan sina Senator Jinggoy Estrada at dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Agent Jonathan Morales sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng umano'y nag-leak na PDEA documents sa nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa illegal na droga. Ipinasusumite ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang buong kopya ng CCTV video na inilabas ni Morales na usapan nila ni Romeo Enriquez na dating taga-PDEA at Eric Santiago na dating taga-National Police Commission. Nagpuputok yan. Nagkausap kami. Sabi ko, Kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang makik. Ngunit kwenestyon ni Senator Estrada ang kredibilidad ni Morales dahil sa mga kasong kinahaharap nito at umano'y pagsisinungaling ng ma-recruit sa PDEA. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will knowing this person who has a lot of criminal records. Ay parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talaga ang hinuhusugahan ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador no ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. At ako hindi Order. Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya, ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong niyo siya, meron daw, pero baka masabit. Eh, di talaga napakasinungaling nitong taong ito. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. Iba po yung hindi kilala kaysa doon po doon sa hindi matandaan. Mahigit isang dekada na po itong kaso na to. Namagitan naman si Senator De La Rosa at pinabura sa records ang unang naging sagutan ng dalawa. Humingi rin naman ng tawad si Morales sa nangyari. Iniharap naman ni Senator Estrada si dating PDEA Director General Dionisio Santiago bilang kanyang surprise witness. Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan, ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Professional Storytelling Liar. Nanindigan naman ng PDEA na wala sa record ang sinasabing nag-leak na dokumento at hindi rin umano sinunod ni Morales ang standard procedure sa paghawak ng confidential informants. Samantala, ipapasapina naman si dating Executive Secretary Paquito Ochoa sa susunod na pagdinig matapos hindi makadalo matapos umanong magpositibo sa COVID-19. Binigyan ni Senator De La Rosa ng isang linggo si Ochoa para makapagpagaling. Si Ochoa ang itinuturo ni Morales na umano'y nag-utos kay dating PDEA Deputy Director General Carlos Gadapan na huwag ituloy ang operasyon noong 2012. Ako hindi pa rin siya mag-attend. Baka warrant of arrest will be issued by the Senate kung hindi siya magpakita. Kung nandito sana siya, baka tapos na itong hearing na ito. Dumepensa naman si Senator De La Rosa sa naging pahayag ni Senator Estrada na iwasan ng komite ang umano'y paglilehitimo sa mga kasinungalingan. Kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing to hear everyone para pakinggan natin sila. Wala po tayong hidden agenda dito. Itataya ko ang buhay ko dito sa hearing na ito as far as objectivity and neutrality is concerned. Naghain naman ng panukalang batas sa Senator Francis Tolentino na layong mapatawan ng parusa ang mga magli-leak ng classified information. Isasagawa ang huling pagdinig sa umano'y PDEA leaks sa May 20, 2024. Jordine Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Negatibo sa isinagawang cocaine test noong November 2021 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang ipinahayag ng drug analyst na si Jereza Reyes mula St. Luke's Medical Center, Global City sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Gayunman, hindi nasuri ang nooy presidential candidate pa lamang na si PBBM sa iba pang klase ng droga
kaya na-question ito ng panel chair na si Senator Ronald Bato de la Rosa. So as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya. Hiningi ni? Nung pasyente. Sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos? Then... Senator Marcos. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia. Magandang gabi, Mariel. Ano ba ang parusa para sa mga hoax threat dyan sa Australia? At meron na bang naakusahan o nakasuhan o na-convict dahil sa Peking bomb threat? Magandang gabi din sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Ayon nga sa Section 474.16 ng Criminal Code Act 1995 ng Australia, ang pagsasagawa ng Peking bomb threat gamit ang carrier services tulad ng phone calls, text messages, social media sites, emails at iba pang internet transmission ay isang illegal act. Depende nga sa lala ng kaso ng offense at individual circumstances, June, ng sala rin, maaaring humarap sa halos 10 taon na pagkakakulong, intensive corrections orders, probation, community service order, pagmumulta o kombinasyon ng mga nasabing penaltiya ang sinumang mapatunayang nakagawa nito. June, bagaman wala tayong datos ng eksaktong datos ng bilang ng mga na-convict dahil sa pagsasagawa ng Peking bomb threats dito sa Australia, no, mayroon na ngang mga naitalang na-convict dito dahil sa bomb threats, June? Or mga bomb threats? Alright, Mariel, ibigay mo ng iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Binulabog ng bomb threat ang Central Station ng Sydney, Australia. Alas 2 ng hapon nang makatanggap ng tawag ang naturang train station, kaya agad na pina-evacuate ang mga pasahero sa underground platform 24 at 25 na papunta ng T4, Eastern Suburbs at Illawarra Line. Agad na ininspeksyon ng mga Police Transport Command ang area, ngunit wala naman silang natagpo ang anumang explosive device. Tinutuntun na ng mga pulis ang pinagmulan ng tawag. Samantala, nag-walkout ang ilang estudyante ng Virginia Commonwealth University sa isinagawang graduation ceremony noong Sabado. May kaugnayan pa rin ang kanilang pagkilos sa nagaganap na gera sa Gaza. Ito ang balita ni Azel Kaisi. Biglang tumayo at isa-isang nag-alisan ang ilang estudyante ng Virginia Commonwealth University sa isinagawang graduation ceremony noong Sabado, May 11. Isinagawa nila ang walkout sa gitna ng commencement address ni Virginia Governor Glenn Youngkin. Karamihan sa mga lumabas ng venue ay nagpakita ng suporta sa Palestinians sa kasagsagan pa rin ng nagpapatuloy na gera sa Gaza Strip laban sa Hamas terrorists. Ilan pa sa kanila may dalang placard na nagpapakita ng pagtutol sa education policies ng gobernador. Kabilang dito ang pagtutol ng gobernador sa racial literacy requirement na planong ipatupad ng VCU at pagsasabing hindi dapat payagan ang encampment sa college campuses. Paglabas, sumama pa sila sa mga demonstrador at saka nagmarcha suot ang kanilang toga. Wala pang pahayag ang universidad sa nangyaring walkout. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na namang nakabalik ang mountain climber na si Kami Rita Sherpa ng Nepal mula sa pag-akyat ng Mount Everest. Ito na ang 29th na pagkakataong naabot niya ang summit ng World's Tallest Peak. Nilagpasan pa ni Sherpa na kilala rin sa tawag na Everest Man ang kanyang sariling record na 28 ascents. Hawak na niya ngayon ang world record para sa may pinakamaraming beses na pag-akyat sa Mount Everest sa loob ng 71-year climbing history.
Patuloy na umaakyat ang bilang ng mga nasawi at nawawala bunsod ng pagbaha dulot ng malakas na ulan sa Indonesia. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Umabot na sa 40 ang kumpirmadong namatay dahil sa ilang oras na walang tigil na ulan na nagresulta ng malawakang pagbaha at cold lava flow mula sa bulkan sa Western Indonesia nitong weekend. Mayroong ding 17 na napaulat na nawawala ng umagos ang abo at malalaking bato mula sa pinakaaktibong bulkan na Mount Merapi na nasa isla ng Sumatra. Halos sumubog sa putik ang malaking bahagi ng Tanah Datar kabilang ang mga bahay. May mga truck din na nabalahaw sa pagitan ng malalaking tipak ng mga bato. Maging ang ilang gusali hindi nakaligtas sa pinsala. Ada sekitar lebih kurang 40 bahay. Cuma belum kita pastikan berapa sebenarnya. Cuma kalau dari informasi yang ada di warga sekarang masih 40. Dikabarkan hilang ada beberapa. Hujan terjadi di kitaran Gunung Merapi. Dan ini mengakibatkan banjir lahar dingin dan banjir bandang di beberapa titik kecamatan di dua kabupaten tersebut. Nasa 400 individual na kinabibilangan ng mga pulis, sundalo at local rescue squads ang idineploy para hanapin ang mga nawawala. Kita berharap tidak bertambah lagi, tetapi pastinya yang 15 warga kita yang hilang itu kemungkinan juga sudah meninggal. Tetapi kita tidak akan berandai-andai kecuali nanti ada fakta yang ditemukan. Ayon sa environmentalist, patuloy at paulit-ulit na mararanasan ang mas matinding flash floods at cold lava flow dahil sa patuloy na pag-abuso sa kalikasan ng natural resources at kawalan ng aksyon kontra dito. Rachel Bolivar, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na ang online reservation para sa lahat ng mga hiker na aakyat ng Mount Fuji sa Japan. Ayon sa prefectural government ng Yamanashi, sisimulan nila ang bagong sistema sa darating na May 20 kung saan sisingili ng mga pagpapareserve ng 2,000 yen o $13 bilang paunang bayad. Nasa maximum na 4,000 climbers lamang ang papayagan kada araw kung saan 3,000 sa mga ito ay available lamang para sa online booking. Maaaring magpa-reserve online sa pamamagitan ng official website ng Climbing for Mount Fuji. Bukas ang Mount Fuji para sa mga hiker mula buwan ng Hulyo hanggang Setyembre. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Mariela Toza. Magandang gabi. Inanunsyo ngayon ng Department of Budget and Management ang paglikha ng pamahalaan ng 4,200 contractual jobs para sa mga kababayan natin na miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Sa isang pahayag, sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandama na bahagi pa rin ito ng pagsuporta sa mga may hirap na pamilya sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay oportunidad sa kanila na makapagtrabaho at kumita. Malaki rin nila ang maitutulong nito sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa DBM, ang mga posisyong ito ay magsisilbing augmentation sa mga existing staff ng Department of Social Welfare and Development o yung mga case manager. Inabangan ng mga wisher online ang digital streaming ng Wish Date Unexpected kagabi sa official YouTube channel ng KDR Music House. Marami ang nasorpresa sa hindi inaasahang plot twist ng short film at marami rin ang kinilit sa hindi maitatangging on-screen chemistry ng mga bumidang aktor. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Tayo nilang dalawa. What? What do you mean? I mean, na tayo nilang dalawa. Marry me.
sa isang makulay at kakaibang kwento ng pag-ibig. Magugulat ka na lang kung papaanong ang pagmamahal ay magdadala sa'yo sa mga lugar at karanasan na hindi mo inaasahan. Sadyang Unexpected. Yan ang tampok sa short film ng Wish Date Unexpected. Inilaan ng mga wisher ang kanilang Sunday night sa pagtutok sa digital stream ng Wish Date Unexpected kagabi. Marami ang nasurpresa sa hindi inaasahang plot twist ng kwento. Mula sa mga linya ng bawat eksena, hanggang sa mga awiting tampok sa short film, damang-dama ng mga wisher ang kwento. Ang wish ko for you, for you to find love like water. Ang tubig dumadaloy. Ang kanyang agos, naghahanap ng makakasama. The love like water always finds its way back to the sea. Just like you. Who will always find its way to the one he loves. Dagdag pa ang hindi maitatangging on-screen chemistry ng mga bumidang Wish Date artists. Kabilang na sina TJ Marquez at Kate Yalo. Alam mo, but the question is, who is the sea? Where is the sea? Then I'll go back to you. Well, sometimes people who deserve our love ay nandyan lang sa malapit. Pero hindi natin nakikita. Na masayang ibinahagi ng KBR Music House artist na si Haki, na bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na nakasama siya sa pagtatanghal, tila panaginip pa rin ang maging bahagi sa kakaibang konsepto ng Wish Date. Ang surreal pa rin po ng feeling, and every time na mag-perform po ako, sobrang happy ko po. Yung concept po ng Wish 107.5 and KBR Music House, it's a really unique concept po. Kasi I grew up watching only movies, iba rin po yung theatrical, iba rin naman po yung concert lang. Pero ito po, pinagsama-sama siya and I'm really thankful and grateful to be a part of it po. So, ayun po, it's very unique. Ibinahagi rin ni Haki ang kaniyang kasiyahan sa pagkakataong magkaroon ng unexpected collaboration kay Arthur Miguel sa isang entablado. One thing's new naman po is lesson na po yung kaba and I really enjoyed my performances po and of course my collaboration with Kuya Arthur Miguel, so it's really a fun experience po. Para mapanood ang buong kwento ng Wish Date Unexpected at masaksihan ang kilig at good music tree, pumunta lamang sa official YouTube channel ng KDR Music House. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumutulong na ang Philippine National Police o PNP sa paghahanap sa 7 preso na nakatakas sa detention facility ng Upper Calarian, Zamboanga City kaninang 2:45 ng madaling araw. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, bumuo na ng tracker team ang PNP para tulungan ang PDEA sa paghahanap sa 7 preso. Ang 7 PDL ay ang nahuling mga suspect sa drug operation sa Barangay Mampang, Zamboanga City noong May 3 kung saan nakumpiska ang 21 kilograms ng shabu na nagkakahalaga ng 145.5 million pesos. Ang naturang operasyon ang itinuturing na pinakamalaking drug haul sa Zamboanga Peninsula. So around 2:45 a.m. po nangyari yung insidente nung mapansin po ng duty guard na nawawala nga po itong mga persons sa under PDEA custody, and immediately ni-report po niya ito at na-discover nga po na nawawala nga po itong mga persons sa under PDEA custody po, at based po sa kanilang initial investigation po ay mayroon pong butas doon po sa may taas po ng ceiling na pinagsususpetsahan po na nila na ginamit po na exit points po nitong mga tumakas po.
Pumabalangkas na ng mga bagong polisiya ang Korte Suprema ukol sa conditional na pagpapalaya sa mga person deprived of liberty na walang kakayahan na makapagbayad ng 10,000 pisong bail requirement o piyansa. Ayon kay Associate Justice Maria Filomena Singh, i-require ng Supreme Court ang mga hukom na tingnan ng ilang mga bagay na dapat ikonsidera sa kalagayan ng mga PDL. Kabilang na rito ang kakulangan sa resources, first time na paglabag, edad at kung nagdadalang tao ito. Ang babalangkasing bagong polisiya ng Supreme Court ay alinsunod pa rin sa sirkular na nauna nang ipinilabas ng Department of Justice kung saan ibinabasa 10,000 piso ang required bail. Nagpadala na umano ang China ng malaking pwersa sa May Scarborough Show bago ang nakatakdang civilian mission ng Pilipinas sa May 15. Nananawagan naman ang National Security Council sa pamahalaan ng China na igalang ang nakatakdang misyon ng atin ito, Coalition. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang gabi, Ryan. Ano ba ang garantiya ng mga organizer at ng pamahalaan sa kaligtasan ng mga kasama dyan sa civilian caravan sa Bajo de Masinloc, katulad mo, Ryan? Magandang gabi, June. Hindi ipipilit ng organizer nitong civilian caravan kung sakaling harangin ng mga barko ng China itong gagawing convoy dito sa West Philippine Sea. Ayon kay Ed De La Torre, co-convenor ng atin ito coalition, ay inaasahan na nila na pagdating o paglampas doon sa 12 nautical miles na territorial water ng bansa ay bubuntutan na sila ng China. Pero anya, hindi gulo ang hanap ng caravan sa pagpunta nila sa Bajo de Masinloc. Kaya naman mag-a-adjust sila kung sakaling haharangin sila ng China at hindi daw nila papayagan na humantong ito, June, doon sa water cannoning incident. Hindi magpapatinag ang atin ito coalition sa ulat ng pagpapadala ng China ng malaking puwersa sa Scarborough Shoal bago pa man ang nakatakdang civilian caravan ng grupo sa Miyerkules. Sa opisyal na pahayag ni atin ito co-convenor Rafaela David, sinabi nito na lehitimo ang kanilang misyon na sa sakop ng teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Aniya na aayon sa international law ang kanilang gagawin at karapatan ito ng mga Pilipino. Dagdag nito, hindi sila magpapatinag sa China kundi lalo lamang lumalakas ang kanilang loob na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ang National Security Commission nanawagan sa China na igalang ang paglalayag ng mga sibilyan. Ang pakiusap na lang natin sa People's Republic of China ay igalang nila yung paglalayag nitong mga barkong ito kasi they're civilian. Yes. They are not in any way connected to the government. Responsibilidad ng pamahalaan dito is to ensure maritime safety. No? Kailangan siguruhin natin na yung ating mga kababayan na sumama dyan at in the foreign nationals that they have invited ay maayos yung kanilang kalagayan during the civilian mission because since pasok yan sa ating West Philippine Sea. Ayon sa U.S. maritime expert na si Ray Powell, sinasabing ito na ang pinakamalaking pagharang at pangungugkob na gagawin ng China sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa kanyang expo, sinabi ni Powell na nagpadala na umano ang China ng 4 na Coast Guard ship sa lugar kasama na ang 26 na malalaking maritime militia. Ayon sa maritime expert, tila determinadong muli ang China na gumawa ng agresibong aksyon upang igiit ang pag-angkin nito sa Bajo de Masinloc na malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, ang kanilang mandato ay siguraduhin ang kaligtasan ng mga sasama sa civilian caravan. Muli nitong nilinaw na ang inisyatibong ito ay galing sa mga civilian at walang kinalaman ng pamahalaan sa kanilang paglalayag. Subalit, kung may paghaharang ang China na gagawin, magiging proactive ang PCG para sa kaligtasan ng mga sasama. For the Philippine Coast Guard, our objective is only to ensure the safety of those who will be joining.
We have to make sure that they will not be harassed or at least injured kung sakaling i-harass sila ng Chinese Coast Guard. June, bukas ng umaga, nakatakdang tumulak itong grupo mula dito sa Maynila papuntang Zambales. Dala nila itong mga naipon nilang mga goods na ipamimigay doon sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Jun. Ryan, gaano ba kalaki ang sasakyang pandagat na gagamitin ng atin ito? Jun, yung gagamitin nila, yung apat na barko na o bangka na gagamitin nila, halos sinlaki lang ito noong mga resupply boat na ginagamit ng PCG. Gaya nung unay sa May 1, 2, 3, at 4. Wala, sa pagkakatong ito, wala silang gagamiting barko. Gaya nung una na ginawa nila na umakila sila ng malaking barko, yung Amusuk vessel. Oo nga, ayun nga ang punto ko dyan, Ryan. Kasi yung malaking barko na yun, na nakikita natin sa screen kanina, yun na hindi tumuloy dahil nag-alangan yung kapitan. Ibig bang sabihin itong maliliit na sasakyang pandagat na ito ay determinado yung mga kapitan ito na sumulong talaga? Oo, June. At yun nga ang isa nga sa tiniyak ng ating to coalition na hindi naman tutulak kung nakikita nila na talagang haharangin na sila ng China at bubombahin nila ng tubig. Dahil yung mga barko na ito, yung mga sasakyan, yung apat, hindi ito tatagal kung bubombahin ng tubig dahil mga gawa lamang sa mga kahoy ito, hindi gaya nung ibang mga barko na ginagamit sa RORE mission na ibang mga materyales ang gawa yung mga barko na yon. Pero ito hindi talaga tatagal pagka binomba ng tubig, kaya hindi pa aabutin sa punto na yon nitong mga organizer na umabot sila doon. Anila, after noong 12 nautical miles, maaaring magkaroon na sila ng ceremonial na pamimigay doon sa mga mangingisda doon na nag-aabang sa kanila. Pero kung hanggang saan aabutin yung kanilang yung layo ng itong kanilang caravan, doon lang sila. At hindi naman ibig sabihin na talagang papasukin nila itong Bajo de Masinloc dahil alam nila talagang delikado ito, hindi lamang para sa kanilang kaligtasan kundi para nila rin doon sa mga kaligtasan noong pang ibang mga sasama at mga bangka na kanilang inarkila. Sabihin ba, Ryan, magkakaroon sila ng kailangan ng matinding komunikasyon sa PCG para makikita nila kaagad kung may bantana ng water cannon dito ang gagawin ng China? Dahil sinasabi mo nga, hindi nila papaabutin doon. Ibig sabihin, pagkaalam nila na mayroong ganung pag-move ang China, aatras na sila o babalik na. Ganun ba yun, Ryan? Tama, June. Meron silang mahigpit na koordinasyon sa PCG. Kung ano yung magiging payo ng PCG, yun ang susundin nila. Dahil ang PCG nga ang nakakaalam nitong mga ugali ng China dito pagdating dito sa mga katubigan dito sa West Philippine Sea. Kaya yun ang kanilang gagawin para hindi na marami ang para walang mapahamak dito sa gagawing mission na ito. Lalabas ba niyan, Ryan? Hindi sila makakarating doon sa dating nilagyan ng mga lamboya ba yung tawag ng Ryan, may linya. Kasi doon yung panggigipit ng China eh. Depende nga yun, June, kung papayagan sila, kung hindi sila talagang haharangin sila, talagang hindi na yan magtutuloy dahil nga delikado, lubang delikado para sa kanila. Pero ang mahalaga dito, maipakita nila yung kanilang intensyon na pagpunta dito sa West Philippine Sea bilang mga sibilyan na mayroong karapatan ang ating mga kababayang Pilipino na maglayag dito sa West Philippine Sea. Paano nga pala yung mga miyembro ng media, Ryan, saan kayo sasakay? Doon sa sasakay, doon sa mga apat na bangka na inupahan nitong grupo. Kasya lahat yon, Ryan, kasi di ba maraming nag-intend na sumakay doon sa atin ito na mga vessel na yan, Ryan. Paano ba ang kumbaga ang inyong usapan diyan? Sa update ng atin ito, coalition kanina, bago tayo umere, sabi nila nasa 50 ang media personnel na hibig sumama dito sa caravan na ito. At bukod dito yung mga volunteer na gusto ring sumama. Pero sa kabuuan, kasya naman ito doon sa mga bangka na yon. Alright, maraming salamat.
Ryan Lacanlale. Imbisigahan ng Department of Foreign Affairs ang umano'y pagkakaugnay ng mga foreign diplomats sa mga ilegal na aktibidad. Inilabas ng DFA ang pahayag kasunod ng umano'y nag-leak na transcript at recording ng usapan sa pagitan ng isang Filipino military official at Chinese diplomat tungkol sa sinasabing new model agreement sa Ayungin Shoal. Bagaman hindi deratsahang tinukoy ang China, sinabi ng DFA na anumang paglabag ng mga foreign diplomat ay kanilang papatawan ng kaukulang aksyon alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Nauna nang nanawagan si National Security Advisor Eduardo Anyo na dapat nang patalsikin ang mga Chinese diplomat sa bansa na umano'y nasa likod ng pagpapakalat ng fake news. Muling nabigyan ng warning ang mga kinatawan ng Dermalog sa pagdinig kanina sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil sa umano'y pagsinungaling sa tanong ng mga kongresista. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na investigasyon ukol sa mga issue ng Dermalog bilang IT provider ng Land Transportation Office o LTO. Ito ang balita ni JP Nunez live. Magandang gabi JP, paano ba nasabi ng mga kongresista na nagsisinungaling yung mga kinatawan ng Dermalog? June, yung mga kinatawan nga kasi ng Dermalog kanina sa hearing sa Kongreso ay meron silang mga nagiging sagot na iba kaysa doon sa naging sagot na nila sa mga nakalipas na hearing. Kaya sinabi ng mga kongresista na itong mga opisyales ng Dermalog ay nagsisinungaling doon sa kinagawang pagdinig kanina sa Kongreso. Sa pagdinig kanina ng mababang kapulungan ng Kongreso ukol sa mga issue ng Dermalog na siyang IT provider ng Land Transportation Office o LTO, makailang ulit na nagbabala ang mga kongresista na isa-cite for contempt ang mga opisyal ng Dermalog dahil sa umano'y pagsagot nito ng taliwas sa mga katanungan ng mga kongresista. Isa sa dahilan ay ang pagsagot ni Dermalog Legal Counsel Attorney Anthony Peralta nang tanungin ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop kung kilala niya si Volter Encarnado. Sa susunod, kung ganyan ang pagsasagot mo, somebody will move to cite you in contempt. Sagot mo, Your Honor, I'm just trying to recall. Hindi ko po alam yung detalye na yan. Nagsisinungaling ka rin dito. Iniimbestigahan si Encarnado dahil nakapirma ito sa isang dokumento ng Dermalog noong 2021, gayong konektado pa siya sa Gold Gate Technology Solutions Incorporated sa pamamagitan ng isang joint venture. Ayon kay Santa Rosa Representative Dan Fernandez, isa itong backdoor negotiation. Alam mo, Attorney Peralta, you, please, don't lie. Because we have all the evidences that were submitted to us. As a matter of fact, nauna niyong nakilala si Volter Encarnado nung sa Dermalog pa lamang. Sagot naman ni Attorney Peralta, maaaring misunderstanding lang ang naitanggi niyang kilala niya si Encarnado at hindi lang siya nabigyan ng pagkakataon na i-qualify ang kanyang sagot. It may have been as a result of a misunderstanding, Your Honor. Muli ding binusisi kanina ni Congressman Fernandez ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ibinibigay ng Dermalog ang source code sa LTO para magkaroon na ng access ang ahensya. Ayon sa kongresista, kumukubrapaan niya ng pera ang Dermalog mula sa 60 pesos na sinisingil sa transaction sa Land Transportation Management System o LTMS. This group is trying so hard to delay the submission of the API para yung kita na nanggagaling sa Paynamics ay patuloy na nakukuha nila. As simple as that. And that's the reason why your representative ng Dermalog na si Encarnado, which is also connected with the Paynamics through their joint venture,
with the gold gate. Is that amount to ano, boss? Mr. Chairman, abuse and fraud. Fraud to, niloloko niyo gobyerno. Nauna nang iminungkahi ng mga kongresista na tapusin na ng LTO ang kontrata nito sa Dermalag. Ayon sa ahensya, nakapagsumite na sila ng rekomendasyon sa Office of the Solicitor General upol sa legal action na dapat gawin upang ma-terminate ang kontrata. June, kanina dun din sa pagdinig sa Kongreso, no, isa sa mga natanong ng kongresista, yung dapat kasing gagawin ng LTO, pati na ang mga opisyal ng Dermalag, ay magsiset sila ng pag-meeting para ilipat na nga yung database ng Dermalag at magkaroon na ng access ang LTO at pangungunahan niya ng DICT. Pero ayon sa DICT, inimbitahan nila ng 2 beses sa pagpupulong ang Dermalag, pero hindi naman ito tumugon. At itinanggingan ng Dermalag na meron silang natanggap na imbitasyon mula sa DICT. At kanina pinagsusumite ng Committee on Transportation yung DICT nung kanilang papel na ibinigay sa Dermalag bilang katunayan na inimbitahan nila ito sa pagpupulong para na maisaayos na yung paglilipat ng database papunta sa LTO. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, JP Nunez. Monica. Oo, bago tayo mag-shout out, ay nais muna natin na magpasalamat sa ating mga naging kasambahay at mga naging kausi dahil ito na yung matagal natin na pinag-uusapan. Oo, finally po, naabot na natin ang isa na namang milestone dahil umabot na po sa 4 million subscribers ang ating News and Rescue YouTube channel. Ay na, si Marvin ba? Wala mo lang palakpakan. No? Sana na-track ba natin kung sino yung ano, ika-form? Pwede ba yun? Pwede mo bang malaman yan? Kung sino yung ika-4 million subscriber? Ay, hindi. Pwede ba yun? Ba kung sino yung huling nag-ano? Kung pwede, shout-out natin kahit bukas. Mabigyan man lang ng mag ni Jaisel, no? Oo nga, bakit hindi? Mga merch natin. O kahit shout-out, no? Maraming salamat dahil siya yung ika-4 million. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe. Umulan daw ng yelo kanina sa Quezon City. Yelo? Hindi, ano ngang hail. Ah, talaga? O, mga ano ganun. Saan parte to ng Quezon Frisco. City? Frisco. Ah, yung Frisco yun. Kanina yung ating kausi na yan. Frisco yan. Yan yung malalaki rin. Ayan. Kasi pagkaganyan, di ba, pag may thunderstorm, ganyan eh. Di ba? Habang pababa kasi daw yan, mas malalaki yung ganyang nangyayaring hail na yan. Hailstone. Oh. Yan. Pagka medyo wala kang ano dyan, panangga, masakit din yan. Oo nga, yun nga gusto ko itanong, hindi ba masakit sa katawan niya? Mas malalaki pa dyan, nakakabasag ng windshield yan. So delikado rin pala kapag nagmamaneho. Correct. Mag-ingat po tayo sa ating mga kasambahay. 3:30 daw nangyari yan. Mga ganong oras kasi yung biglang buhos ng ulan. Papunta ako sa studio noon, nagulat ako biglang buhos. Yan. At muli po, salamat sa Diyos sa inyong patuloy na suporta at tiwala sa nag-iisang public service channel. Yan. At isa pa, siyempre, hindi natin makakalimutang batiin ng belated happy birthday ang ating anchor dito si Monica Viraglio na nagbakasyon. Tanto ko. Oo, maraming salamat. Oo, pero ano? Saan ba nagbakasyon? Sa Taiwan. Ah, Taiwan. Wala pa rin bang visa? Wala pa rin, pero ang alam ko hanggang July 1 na lang ba? Please correct me if I'm wrong ha, pero parang malapit nang mabawi yung visa-free sa mga Pinoy. Pero baka naman ma-extend. May asawa ka na ba dyan nung picture na yan? Hindi ko na nga maalala kung kailan ba nakunan yan. Pero maraming salamat. Profile picture ko kasi sa ano yan, sa Facebook. Ayan. Maraming salamat po sa lahat na nakaalala. At syempre, first of all, gusto ko magpasalamat sa Panginoon for giving me another year. No? It has been a... Sige na nga, sasabihin ko na 37 years. Ayan. Oo, 37 years of life here. At so far, syempre, may mga pagsupok, pero marami rin naman talagang masasayang mga alaala. And of course, for all that, we are so thankful. At syempre, kasama po sa mga blessings ko, ito ang balita. Kaya maraming salamat sa aking ito, Balita Family. At pati sa ating mga kasambahay na lagi nating nakakasamang araw-araw. Maraming salamat po. Sana ay hindi kayo magsawa at samahan ako for another year dito sa UN.
Yung mga kausin natin, nag-aantay na batiin mo sila. O, ito na. Sige na po. Tayo po ay mag-shoutout na sa ating mga kausin ngayong araw ng Lunes. Yan. Si Nancy Abayan, si Bonifacio Menor, at si Gilbert Nobel Palan. Salamat po. Gayun din kay Willie Manikis, Jaime Villapando, at Jay De La Torre. Maraming salamat. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso 3:17 na nagsasabi na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.